or naghahanap ng kaibigan na pakikisamahan tayo at makakasama natin. Kaso may mga times na sa kagustuhan natin magkaroon ng kaibigan or sa kagustuhan din nila na maging kaibigan tayo, kailangan natin sumunod kung ano yung mga nakaugalian nila or kung kaya natin gawin yung mga bagay na nagagawa nila. Sa araw na ito, pakinggan nyo at pagtiyagaan nyo ang isang kwento tungkol sa isang hayop na naghahangad o naghahanap ng kaibigan. At sa ating pakikinig, isipin natin or magmuni-muni tayo at damdamin natin na dumating din tayo sa ganitong point. Elephant wants friends. Once there was an elephant who didn't have any friends. For many days, the lonely elephant walked through the forest looking for friends. One day, she saw a monkey and asked, "Can we be friends, monkey?" The monkey quickly answered, "You are too big and you can't swing on the trees like I do, so I cannot be your friend." The elephant felt very sad, but he continued walking. Then suddenly, it came across a rabbit. She asked him, "Can we be friends, rabbit?" The rabbit looked at the elephant and replied, "You are too big to fit inside my burrow. You cannot be my friend." Again, the elephant felt sad, but she continued until she met a frog. She asked, "Do you want to be my friend, frog?" The frog replied, "You are too big and too heavy. You cannot jump like me. I am sorry, but you can't be my friend." The elephant continued to ask the animals she met on her way, but she always received the same reply. The hare told her she couldn't run as fast as her. The birds told her she couldn't fly, and the otter told her she couldn't swim as well as he did. The elephant was feeling very sad and lonely now. Sa natapos na kwento, ngayon natin marirealize na dumating din tayo sa point na ganito. Lalo na yung sa mga may mga inferiority complex, doon sa mga mahihiyain, na gusto makipagkaibigan, pero nire-reject sila kasi siguro sa itsura nila, malamang na dahil mataba, maliit, or iba ang kulay, or anak ni ganito, anak ni ganyan, or kamag-anak, or kaibigan nito, kaibigan na ganyan, or dito nakatira, dyan nag-aaral. Marami mga cause or marami mga dahilan para minsan nire-reject ka ng tao na maging kaibigan. Na sa kaka-reject at ikaw naman sa kakapursige mo magkaroon ng kaibigan, kulang na lang magmakaawa ka para kaibiganin ka nila, which is hindi tama. Kasi hindi pwedeng one way yan. Dapat kung gusto ka nilang maging kaibigan, gusto mo rin sila maging kaibigan, bukal yun sa kalooban nyo. Para yung friendship nyo tumagal, yung friendship nyo maging healthy, yung friendship nyo maging matatag at maging kanlungan nyo sa oras na malungkot kayo, hindi lang sa masaya. Sabi natin na kakapita mo sa oras na nangailangan ka. So, for the meantime, hanggang dito lang muna. Keep safe and love, love, love.